Ang white skirt tether ay karaniwang makukuha sa mga tindahan ng isda at ito ay isang magandang isda para sa isang baguhan na fish keeper. Ito ay napakatatag at madaling hybrid. Ang species na ito ay isa ring mapayapang karagdagan sa isang freshwater aquarium community. Ang mga white skirt tether ay maaaring mabuhay ng hanggang 7 taon at sila ay isang kapansin-pansing isda. Magkaroon ng kamalayan gayunpaman na ang ilang mga breeder ay artipisyal na magpapakulay ng kanilang mga puting palda na tether na lumilikha ng isang hanay ng mga magagandang isda na sa kasamaang palad ay malamang na magkaroon ng maraming mga isyu sa kalusugan at mawala ang kanilang kulay pagkatapos ng napakaikling oras sa iyong tangke sa bahay. Pinagmulan at pamamahagi walang ganoong bagay bilang isang ligaw na puting palda na tether. Ang puting palda ay isang albino o walang pigment na variation ng itim na tether Gymnocorymbus ternetzi at pinalaki lamang sa pagkabihag. Ang black tether ay naninirahan sa Paraguay at Guaporé Basin sa South America. Sa mga tirahan na ito, mas gusto nila ang tahimik at mabagal na paggalaw ng mga daluyan ng tubig, at madalas silang magtipon sa mga malilim na lugar sa ilalim ng makakapal na mga dahon. Pinapakain nila ang mga insekto, puod, at crustacean na matatagpuan nila sa ibabaw ng tubig. Ang mga white skirt tether ay hindi isang endangered species dahil sila ay ganap na pinalaki sa pagkabihag. Mga kulay at marka ang species na ito ay isang pagkakaiba-iba ng kulay ng sikat na black widow tether black tether. Naabot nila ang kanilang mature na sukat na 2 pulgada sa humigit-kumulang 1 taong gulang. Ang isang bilang ng mga mahabang palikpik at may kulay na mga varieties ay ginawa. Tank meets isang schooling fish by nature, ang white skirt tethers ay pinakamahusay na itago sa mga grupo ng 3 o higit pa. Dahil sa kanilang mapayapang kalikasan, gumagawa sila ng mahusay na isda sa komunidad. Ang ilang mga may-ari ay nag-uulat na kung minsan ay kinukuha nila ang mga palikpik ng mas mabagal na gumagalaw na isda, gayunpaman, ang mga may mahabang umaagos na palikpik lamang tulad ng betes o angelfish. White skirt tether habitat at pangangalaga. Ang mga white skirt tether ay isang hindi hinihinging species na umaangkop sa isang hanay ng mga kondisyon. Mas pinipili ang mahinang pag-iilaw, pati na rin ang neutral na kulay na gravel substrate. Ang kanilang pinagmulang uri ay nakasanayan na sa malalaking halaman sa kanilang likas na tirahan kaya't ang mga ito ay tinatangkilik din ng isang nakatanim na aquarium. Ang mga parameter ng tubig ay maaaring mula acidic hanggang alkaline at mula sa mahirap hanggang malambot. Sa isip, dapat muna silang itugma sa mga kondisyon ng tubig mula sa supplier. Ang mga white skirt tether ay matibay sa malawak na hanay ng 70 hanggang 90 degrees Fahrenheit kapag sila ay pinananatili sa mas malamig na temperatura, sila ay nagiging prone sa pagkakaroon ng white spot disease kilala bilang EEP. Pagkakaiba ng kasarian ng mga babaeng puting palda ay karaniwang mas malaki kaysa sa mga lalaki at may mas bilog na katawan. Ang mga lalaki ay may mas malawak na anal fin at mas makitid, mas matulis na dorsal fin. Pagpaparami ng white skirt tether ang mas malalaking lalaki ay karaniwang aangkinin ang isang teritoryo na kanilang babantayan sa mga panahon ng pangingitlog. Bagamat sila ay mga egg-scatterer, mas gusto nilang mag-spawn sa mga halamang pinong dahon na dapat mong ibigay sa tangke ng pag-aanak. Kapag nangyari na ang pangingitlog, dapat tanggalin ang mga magulang dahil kakainin nila ang mga itlog. Ang mga itlog ay mapipisa pagkatapos ng humigit-kumulang 1 araw. Ang pritong baby fish ay maaaring pakainin ng bagong hatch brine shrimp, egg yolk, o pino-pino na giniling ng mga flake na pagkain.